Halin at makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo mga bata? Nasa tabi niyo na ba yung lapis at papel? Kung wala pa, ilabas niyo na ito para may magamit kayo mamaya. Ang pag-aaralan natin ngayon ay music para sa ikalawang paitang. Mga bata, quarter 4 na tayo. Week 1 at ito ay melt-based. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa tempo. Alamin natin ang bilis at bagal ng musika. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipakikita mo ang kamalayan sa konsepto ng tempo. Tingnan ang mga larawan. Ang atletang tumatakbo at ang larawan ng pagong. Alin sa dalawang larawan ang may mabilis na kilos? Tama, ang atletang tumatakbo. Alin naman ang mabagal ang kilos? Magaling, ang pagong. Ngayon naman, masdan ang mga larawan ng mga hayop. Isa-isahin ang mga hayop na iyong nakikita at sabihin kung anong klaseng galaw ang kanilang nalilikha ayon sa bilis o bagal nito. Ihanay ang mga pangalan ng hayop ayon sa kanilang galaw o kilos, kung ito ba ay mabilis, katamtaman o mabagal. Nagawa mo na ba? Sa mabilis ay ang kabayo at aso. Sa katamtaman naman ay ang kambing, manok, at baka. At ang sa mabagal naman ay ang pato at pagong. Ganito rin ba ang sagot mo? Magaling kung ganon. Ang tempo ay bahagi na ng ating buhay. May mga pagkakataon dapat tayong kumilos ng mabilis para hindi mahuli. Minsan, kailangan naman nating kumilos ng mabagal kapag tayo ay dumaraan sa maputik o sira-sirang daan. Sa musika, ang bilis o bagal ng isang awitin o tugtugin ay tumutukoy sa tempo. Ito ay isa sa mga mahahalagang elemento sa musika. Ano ang ibig sabihin ng tempo? Ang tempo ay maaaring mauri ayon sa bagal o bilis ng isang awitin o tugtugin. Ito ay maaaring mabagal, mas mabagal, mabilis, o di kaya'y mas mabilis. Ang pag-awit ng lulabay ay dapat awitin ng mabagal. Samantalang ang masasayang awitin ay dapat awitin ng mabilis. Ngayon mga bata, awitin ang kantang Bahay Kubo. Sabayan ito ayon sa pagbabago ng tempo. Thank you.
Sabay ka ba sa awitin? Nasundan mo ba ang tamang tempo ng tugtugin? Madali ka bang nakasunod sa pagbabago ng tempo? Magaling kung ganun. Ngayon mga bata, para sa pagsasanay isa, panuto, igrupo ang mga sumusunod na titulo ng kanta ayon sa kanilang tempo sa musika. Ang mga awitin ay lupang hinirang, magmarcha tayo, high and low, bahay kubo, leron-leron sinta, at ako ay musikero. Igrupo ito kung ito ba ay mabilis na tugtog o mabagal na tugtog. Naisulat mo na bang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. Sa mabilis na tugtog ay ang awiting lupang hinirang at leron-leron sinta. Sa mabagal na tugtog naman ay ang mga awiting magmarcha tayo, high and low, bahay kubo, at ako ay musikero. Ganito rin ba ang sagot mo? Magaling! Ngayon mga bata, para sa pagsasanay dalawa, panuto, tukuyin ang mga galaw ng mga sumusunod na hayop. Lagyan ng check ang tamang hanay. Kung ito ba ay mas mabilis, mabilis, mabagal o mas mabagal. Unang bilang, baka. Ano ang sagot dito mga bata? Tama, mabilis. Pangalawang bilang, bagong. Ano ang galaw nito mga bata? Magaling, mabagal. Pangatlong bilang, ibon. Ano ang sagot mo dito? Mahusay, mas mabilis. Pang-apat na bilang, chita. Tama, mabilis. At ang panglimang bilang, suso. Ano ang sagot dito? Magaling, mabagal. Mahusay mga bata! Ngayon naman mga bata, para sa pagsasanay tatlo, panuto, tukuyin ang tempo ng mga sumusunod na awitin. Kung ito ba ay mabilis, katamtamang bilis, o mabagal. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang, pretty dove. Pangalawang bilang, bahay kubo. Pangatlong bilang, paru-parong bukid. Pang-apat, tiririt ng maya. Panglima, stand up. Naisulat mo na bang yung sagot? Narito ang tamang sagot. Pretty dove, mabilis. Bahay kubo, mabagal. Paru-parong bukid, katamtamang bilis. Tiririt ng maya, mabagal. At ang stand up, mabagal. Ganito rin bang sagot mo? Magaling! Tandaan niyo ito mga bata. Ang tempo ay isa sa mga mahahalagang elemento ng musika. Ito ay maaaring mauri ayon sa bagal o bilis nito sa musika. Ang bilis ng tempo ay iba-iba. May mabagal, mas mabagal, mabilis o di kaya'y mas mabilis. Umaawit at kumikilos tayo ng may tamang bilis. Karaniwan, ang mga masisiglang awitin ay inaawit ng mabilis at ang mga awiting malulungkot ay inaawit ng mabagal.
ang ating kilos ay inaangkop natin sa saliw ng awitin o tugtugin dahil minsan ay may pagkakataon na tayo ay kumikilos ng mabagal upang maging maingat sa mga bagay na ating ginagawa. At minsan naman, tayo ay kumikilos ng mabilis upang hindi tayo mahuli sa mga bagay na kailangan tayong magmadali. May mga bata, para sa panapos na pagsusulit, panuto, tingnan sa inyong komunidad kung may mga bagay na makapagpapakita ng bilis o bagal o tempo. Isulat ang nakitang bagay at ang tempo nito. Halimbawa, ang bagay na nakikita sa komunidad ay train. Ang tempo nito ay mabilis. Magbigay ng 5 bagay mga bata na makikita nyo sa inyong komunidad. At huwag kalimutang ilagay ang tempo nito, kung ito ba ay mabilis o mabagal. Naisulat mo na ba? Magaling kung ganon. Paalam mga bata, hanggang sa muli!